Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayang chess players. Sa lahat po ng aking mga YouTube subscribers at sa lahat ng mga Facebook page followers. Tayong taga-senyas kung tayo ay magsisimula na. Pwede na. Lipad ako, tuwing. Ayan. So, ano to? Okay, sa D4 tayo. Hindi natuloy kay ano eh. Kanina hindi natuloy. So, C4. Sige. E6. Knight F3. So, ito yung tinatawag na Bogo Indian. Pag nag-knight C3, Nimso Indian. Pag knight B2, Bogo Indian. A3. Bishop takes D2, Queen takes D2. Ayan. So, gumanon siya, no? So, E4 ako. Kasi usually ang line dyan, Bishop takes D2, Queen takes D2 eh. Tapos followed with B4, Bishop B2. Pero hindi siya gumanon, so opportunity ko to grab the center. Ayan, castle. Ayan, kung makikita nyo po, no, ang ganda ng center. Queen E2. Ayan, Bd7 siya marahil siguro. Ah, H6, okay. So B4 na ako, grabbing more space, then followed with Bishop B2. Ayan. So syempre, mas makontrol yung center, mas maganda. Mas maraming good opportunities sa paparating sa position. So dito, hindi maka E5 kasi ano ko eh, kontrolado ko eh. Ang alam ko sa ganitong structure, dapat maka E5. Black, pero hindi maka E5 eh. Hindi rin siya maka D5 kasi C takes D5, E takes D5, then E5. Masyadong ano, kontrolado ko na yung center. H3. So, ayan. Okay, so dito pwede na ako mag E5. Kasi wala na siyang knight G4 eh. Takes, and then takes. Ayan. Kung makikita nyo, grabe yung ano, yung control ko sa center. So, massive, no? Dami. So, dito, possibility mag ano siya. Knight H7. Ngayon, kung magna knight H5 naman siya, pwede rin, no? Knight H5. So, dito, ang gagawin ko, challenge ko yung active bishop niya. Sa ano ko. Challenge ko ngayon, pag nag bishop takes e4, possibility pwede rin ako mag queen takes e4. O pwede rin. Para at least yung knight, meron akong threat ngayon na malakas na coming g4, kukulungin ko yung knight since wala na siyang knight f4. So yan ang pinakamalaking threat na dapat niyang solusyonan at the moment. So ano kayang gagawin niya dyan? Ano kayang gagawin niya? So sarap din mag rook ad1, no? Para at least kontrolado din yung center. F6. Blunder. Tingin ko blunder to. Kasi meron na akong ganito. Ayan o. Nahang yung knight. G6 only move. Kasi kung magkukuin G6 naman ako, may knight F4 siya eh. Yung iniisip ko eh. So dito, pwede pang maligtas to. G6 nga lang. Queen takes G6, then followed with knight G7 harang. Yung nga lang, meron na akong malakas na ano. Oh, binigay na. O ito pang capture ko dyan, syempre. Kasi pag ito kasi mawawala ng depensa yung knight. Takes. Oh, hindi kinahin. Capture lang yun. Ayan. So two piece up na ako. Salamat sa'yo. Lipad ako, tuweng. So dito, analyze natin. Ang naging laro ay Bogo Indian. Ayan, so dito ang advice ko dito, kasi nag-bishop e7 ka, pina-e4 mo ko. So kung pa-e4in mo ko, linya pa rin to, pero make it sure na ibabato mo yung strong d5. Yan ang gagawin mo dito, tuweng. Kasi pagka e5, yan, yung iba nagda-knight e4, yung iba naman nagda-knight d7. So alam ko, ito ang line dyan. Mas okay pa, then followed with c5, parang French type of pawn structure sa center, then followed with knight c6. So yan ang mas medyo kaaya-ayang look like of development na dapat mong ma-atim or ma-achieve. Ayan. Kasi pag nagpa D6 ang tipid eh, oh. Tapos pero dito suggested ko no na sinasuggest ko na mag bishop takes D2 ka, queen takes D2, then B6. Bakit queen takes D2 ang nakaplano ko? Kasi nga itong bishop ko sa C1, i-B4 ko yan, din dito ko i-develop yan sa A1 to H8 diagonal. So ito, itong queen D2 medyo parang against the principle kasi naka-block sa C1, pero okay lang naman, hindi naman sinadya eh. May kumapture eh, so ginawa ko, queen takes D2. So hindi naman sinasadya. Intending to play B4, Bishop B2 in the future. Yan ang mas magandang line. B6, B4, Bishop B7, Bishop G2, D6, E3, then Knight D7, followed with E5. So dito sa ganitong linya, tuweng, sikapin mong maka E5 ka, yan ang pinaka-the best dyan. Then magbibishop E2 ako, then queen E7, maka E5 ka. So kasi for the moment, hindi ka pa maka E5 kasi nga, ang dami kong control sa E5 eh. So, hindi pwede. Then, followed with castle ako. So, yan ang medyo may pagka-equality. Siguro kung meron akong advantage, slightly better lang. Kasi nga, space lang ang usapan. Medyo mas maluwag ako compared sa'yo. Pero, para sabihing, yung talagang decisive and clear advantage, wala, mahirap na gapangan ito. Yan ang Bogo Indian. Okay? Kasi dito, tingnan mo ha, ang laki ng diferensya eh, oh. O, wala eh, tambak eh. Sobrang tambak na tambak yung center, oh. Wala na eh. O, yan, oh. O. Dito, wala na, trouble ka na kagad. O, lumalabas dito, malaki na kagad ang advantage ko due to space advantage. And then, yung knight mo, medyo pilay ang activity.
Yan po ang aking assessment sa game na ito. So salamat sa iyo, Twing!